So ito yung mga ano, yung mga kasama kong vlogger. So yan yung dalawa ito sa mga magigiting na vlogger, oh, ayan si MKH at si Coronel. Wala lahat. Sabi na. Oh, sana may bawo ka naman. Huwag ko ilagay kasi. Oh, huwag na, konti na kasi baka pag nawala hindi na ako panginayang. Nawawala eh. Kinain man nila yun. Oh, okay din. Tapos nakatulong tayo. Oh, ano ha? Galing sa nakaw. Lala na siya. Punta sila pinapit na din. So ito yung grupo ng ating kapulisan na ipapatingin sa harap ng hapa. Malik mo. Samasa. Sige, ano mas, ilive mo. Ilive mo siya. Kasi may dalang pagkain kahapon. Ilive mo. Sinabit namin doon sa may puno. Nawala. Kinahoy. So ito yung paligid ng Kuamalek dito sa Intramuros, Manila, mga kamasa. Ayan.
patuloy pa rin silang nag-aantabay sa mga posibleng maganap na pag-webelga ng mga tingkawan. From ano, UK. Nandiyan yung mga activities. Ano para sa preview? Nandito sa mga activities na natin sa Arapan Plaza. Kala mo na kasimba yung pala. Ay puro-puro sila. Wala yung lucky pizza. Ha? May interview mo. Ito yung... May interview mo. Wala. Hindi naman ako nag-live eh. Bakit po si BBM sa yung talagang sinipartanin mo? Una-una. Bakit si BBM? One siya. Pan kasi unang-unang nagustong kay BBM. Di siya marunong. Yung marunong kumintim ng galit sa mga nagpapatid sa kanya. Di siya nagpaso ng masasakit sa kanila. At pangalawa, kababayan ko kasi yan. Ilocano ako. Ay, Ilocano ka? Ilocano. Ah, when? Pangatlo, nakikita nyo naman yung mga ginagawa ng mag-support kong batch ko si Marco. Sobra-sobra. Mga karamihan mga kabataan, gaya ko, wala naman alam sa martial law, pero pare pa rin sila dyan na nakikipag-rally kasi hindi naman nila alam yung totoo. Masakit pa nung gobyerno yung nagpapaharal sa kanila. Yes, yun nga, yun nga. Hindi na nila lang ma-accept. Maratas muna tayo. Masyado na silang toxic. So sir, mayroon ba kayo panawagan sir sa mga kabataan ngayon na sumasama sa mga ganung rally? Para sa mga kabataan na gaya ko, huwag kayong bumasi sa napabasi nila sa libro. Bumasi kayo sa mga nakakatanda kung alam nyo totoo. For example, yung nag-final meeting the advance ni BBM, karamihan doon nakita ko puro matatanda. Ganon nila kamahal ang BBM, ganon hindi nila kamahal ang mga Marcos. Kasi alam nila yung mga pamumuno nila, yung panahon nila, maganda. Pero itong mga kabataan na ito, karamihan na nag-rally, na hindi naman butante, na nagpunta ka na Ma'am Lenny, pinaglalaban lang nila. Yung mga scholarship, something that yung nakukuha, yung iba kasi dyan na bayaran. Yun yung totoo. Bayaran. Nung nagputang ako ng rally ni Ma'am Lenny, kahit ako ng mga kaibigan ko, hindi mag-Lenny, yun. Sabi ko, hindi ko ipagpapalig yung pinigilan ko. Lahat ng kaibigan ko, pito, puro Lenny yan. Pero, pagkutangin na kayo. Yes, BBM ako. Pero hindi kanila nahikayat ka. No, may sarili akong isip. May sarili akong malinig. So ano po sir yung namipakiramdam nung makita nyo na malaki ang kalamangan ni BBM sa lahat? Natuwa. Una, naiyak ako sa tuwa, sa saya. Kasi syempre, may uupo na namang Marcos. Para sa ganun, may balik man lang natin yung dati na pagsaganang buhay. Gusto natin maranasan ulit. May narinig yung pa sir yung reaction ng mga kasamahan mo?
mga kaibigan mo dahil sila ay makalainin, di ba? Oo. Ano ba yung nag-reaction nila? Binabatikos pa rin ako sa Twitter kahit na sa Facebook na. O nanalo na yung ginutong mo magnanako. At sabi ko, ano bang inakos eh? Sabi sa kanya. Eh wala. Meaning, hindi nyo nga alam yung kasaysayan. Meaning, hindi nyo nga alam yung panahon ni Marcos eh. Ba't kayo puro kayo nako ng nako? Kung total, sabi ko, magaling kayo. Eh di pumunta kayo sa Conilo. Pumunta kayo doon, mag-rebuild kayo doon. Oh. Saka kayo, sakaling sila, kayo ang magpakulong sa kanya. Oo nga, tama nga. Tanggap naman nila na nalo na si DBM, bakit pa nila nagrarami pa sila dito? Sabi nila, dinaya. Walang dayang naganap. Taong bayan na yung nagkaisa, taong bayan na yung nag-decision. Kasi yun talaga yung totoo. Yung gusto talaga nila na umupo ay Marcos ulit. Majority. Yes. Kasi nga sir, gising na yung taong bayan. Gising na. Kasi tagod na tayo sa mga puro pangako. Kung may uupo na namang dilawan, wala ulit mangyayari sa bansa natin. Actually, Ayun na mahirap kasi panobat na dahil bumibili tayo ng ano yun. Para sa akin, kayong mga nag-e-effort ng mga paninira kayo, Marcos, pagkalisan na lang tayo. Kasi pilihin tayo maganda. Kung gusto niyo talagang umangat yung banta natin, magtulungan tayo. Hindi tayo pwede maglaan pa kumbang. Yung mga effort nyo na puro paninira, dapat mag-aral na lang tayo. Yun! Mag-aral na lang tayo. Kasi mag-research tayo, mag-research? Yes. Kasi ako, nag-aaral ako ng mabuti. Ayokong sumali sa mga ganyang rally. Dahil wala naman akong alam eh. Wala rin naman akong alam kung ano yung totoo ng Marcos. Pero nakabase ako doon sa mga lola ko. Kasi alam nila kung ano yung totoo. N.I. Marcos. Mas naniwala ko sa lola ko kasi sa nabasa ko sa mga libro. Ah, mamani. Parang may. May TV. Kasi masanggap ko lang. Ilang taon ka na ba, sir? 21. Oo, di ba? Ako ano? Yes, nakabuto na ako. Tanggal ko lang. Ayan nga, oh. Sabi nga, akala nga namin din. Oo, eh. Parang may nakakilala kayo, sir. Ano daw pangalan mo, sir? Sa TikTok kilala ko, Nico Alejo. Pinitulan ka ng pinitulan ng dalawa. Pinitulan ka ng pinitulan ng dalawa. Sikat ka na siya. Sikat na talaga siya. Nico Alejo? Yes po. Sir, baka naman sir, may TikTok din ako ha, si Gabi B. May gano'n si Nico. Halos lahat ng rallying city ay pinupuntahan ko. Basta kaya ng budget ko. Pinupuntahan ko lahat ng rallying. Simula sa call, nandoon ako. Sa akin, meron ka lang kalibaba ng mga pambabae. Sir, sikat ka na ngayon. Pinipicturan ko rin ng dalawa eh. Ayun ha, baka pupunta doon. Baka kasi mapicturan ka doon. Galing ka doon. Ayun, dalawa. Pinipicturan ka ng dalawa, sir. Yung dalawa. Pinicturan ka? Oh, ayun, no? Ano? Interview natin? Oh, tara, interview natin. Ano interview natin? Ayun, no? Ba't natin? Interview natin? Oh. Tara. Tata.